we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako po si John Punsoy. Abangan! Isang private plane bumagsak sa Iba, Zambales. Anim na sakay nito? Nakaligtas kaya? Grupo ng mga magsasaka nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Department of Agriculture Region 5. At mga tampok na aktibidad sa Panagbanga Festival 2022. Tunghayan, ang kabuang detalye ng mabalitang yan, alamin mamaya. Limang bahay sa San Carlos City, Pangasinan, sinira ng buhawi. Nakatutok si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Hindi umano akalain ng ilang residente na buhawi na pala ang nanalasa sa kanilang bahay sa Barangay Palaming, San Carlos City, Pangasinan. Natanggal ang bubong at halos masira ang bahay ng mga apektadong residente dahil sa naranasang malakas na hangin at ulan. Isa ang bahay na ito sa matinding sinalanta ng buhawi kung saan natanggal ang bubong nito. Aabot sa limang bahay sa magkakahiwalay na lugar ang sinalanta ng buhawi dito sa Barangay Palaming. Hindi ko po ma-describe yung nangyari, talagang biglaan po. Kasi alam ko po na wala naman pong bagyo that time. At saka hanggang ngayon wala po. Yun po bigla na lang pong may malakas na sa taas. Ayon sa ilang opisyal ng barangay, nakaanda silang magbigay ng tulong pinansyal sa mga nasalanta ng buhawi. Sa South UP, Maguindanao, mayigit 100 pamilya ang lumikas mula sa 4 na barangay dahil sa malakas na hangin at ulan. Nanalasa ang buhawi sa mga barangay ng Pandan, Kigana, Bungo at Poblasyon. 3 katao ang sugatan. Ayon kay Michael Babawco, chief ng MDRRMO, aabot sa halos 90 bahay ang totally damaged, habang higit 70 naman ang partially damaged. Patuloy ang assessment ng MDRRMO sa danyos na iniwan ng buhawi. Samantala, nalubog naman sa baha ang ekta-ektaryang taniman ng pakwan sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa biglaang pag-ulan. Perwisyo ang dulot nito sa ilang pakwan farmers. Daan-daang sako ng mais na ibebenta na sana ang nabasa sa ulan. Walang magawa ang mga magsasaka kundi ibilad ang mga butil ng mais. Apektado ang kalidad ng mga mais. Mula sa 19 pesos kada kilo na bentahan sa good quality, posibleng maibebenta na lang ito ngayon ng 13 to 14 pesos. At sa Cayapa, Nueva Vizcaya, nagsagawa ng clearing operation sa bahagi ng National Road dahil sa mga tipak ng bato at lupa na bumabagsak mula sa bundok sa loob ng 2 araw. Ayon sa MDRRMO, lumambot ang lupa dahil sa pag-ulan sa tuwing hapon. Umiikot pansamantala sa mas mahabang ruta sa lugar ang mga motorista. Ako si Claire Lacanilaw para sa GMA Regional TV. Puso, ngayong weekend, hindi lang mainit na panahon ang dapat paghandaan dahil posible rin ang ulan lalo na sa hapon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, maghapon ang ulan ngayong araw sa Aurora maging sa Palawan.
Uulanin din sa hapon ang natitirang bahagi ng Luzon. May tsansa rin po ng ulan sa Linggo ng hapon. Sa Visayas, hapon o gabi rin ng weekend, posibleng umulan dahil sa thunderstorms. Halos buong araw naman ang pag-ulan sa Sulu Archipelago ngayong Sabado at Linggo. May tsansa rin ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao pagsapit ng hapon. Sa Metro Manila, posibleng umakyat sa 40 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius ang init factor ngayong weekend. Pero sa hapon o gabi, mataas ang posibilidad ng localized thunderstorms. Grupo ng mga magsasaka nagprotesta sa harap ng tanggapan ng DA5. Sapat na ayuda, hiniling. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, para sa detalye. Nagtipon-tipon ang grupo ng magsasakang Bicolano sa harap ng tanggapan ng Department of Agriculture Bicol para sa isang kilos protesta. Layunin ito na maiparating sa DA ang kanilang kahilingan na sapat na ayuda para sa kanila. Hinihingi namin na sana ayudahan ng 10K aid ang mga magsasaka, hindi lamang yung talagang tunay na may-ari ng lupa. Kadalasan kasi kapag ka may sariling lupa ay hindi naman talaga nagsasaka kundi ipinapasaka sa mga manggagawang bukid. Maliban dito, hanga din ng grupo ang pagkakaroon ng 15,000 pesos na subsidy para sa mga materyales na ginagamit sa pagsasaka, kabilang na ang binhi at pataba, na mas lalong tumataas raw ang presyo bunsod ng oil price hike. Hanga din ng mga ito na maibasura ang rice tarification law na isa din daw sa nakakaapekto sa kanilang kabuhayan bilang magsasaka. Ang mga magsasaka, hindi naman talaga sila humihingi ng sobra-sobra. Ang hinihingi lang nila talaga ay suportahan yung kanilang halda produksyon. Kasi hindi solusyon ang importasyon o yung pag-angkat ng bigas o ng ano sa ibang bansa. Nagkaroon naman ng dialogo sa pagitan ng grupo ng magsasaka at DA Bicol kung saan natalakay ang mga naturang issue. Samantala, ayon sa DA Bicol, hanggang 5,000 pesos lamang bawat kwalipikadong magsasaka at mangingisda ang kayang ibigay na ayuda ng kanilang tanggapan dahil ito lamang ang aprobado ng batas. Hindi din daw pwedeng ibasura ang rice tarification law dahil isa na itong batas na sumusuporta sa pagbibigay ng ayuda sa sektor ng agrikultura. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV. GMA Network Chairman and CEO, Attorney Felipe L. Gozon, ginawaran ng degree na Doctor of Laws, Honoris Causa ng Wesleyan University, Philippines. Narito ang report. I now admit you into the degree of Doctor of Laws, Honoris Causa, and present to you your diploma. Ginawaran ng Wesleyan University Philippines si GMA Network Chairman and CEO, Attorney Felipe L. Gozon, ng degree na Doctor of Laws, Honoris Causa, sa isang seremonya na ginawa sa Central United Methodist Church sa Maynila. Ang conferment rights ay pinamunuan ni Wesleyan University President Judge Benjamin Torgano, kasama ang iba pang opisyal at miyembro ng Board of Trustees ng Universidad. Labis ang pasasalamat ni Attorney Gozon sa karangalang ito. I am deeply humbled by the degree of Doctor of Laws, Honoris Causa, you have conferred on me. This recognition speaks of the many things that I stand for, the things that give my life meaning, and the values I live by. For all of that, I am most grateful, especially to our Lord. Beginning today, I can proudly say that I am not only a Kapuso, but I am also a Wesleyan. Nagtapos si Attorney Gozon ng abogasya sa top 10 ng kanyang klase sa University of the Philippines College of Law noong 1962, nagpanglabing tatlo sa 1962 bar examinations, at nagtapos ng Master of Laws sa Yale University noong 1965. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Attorney Gozon ang kanyang pananaw kung paano malagpasan at mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Una, gawin ang lahat ng bagay ng may matinding pagmamahal, maging matapang, habulin ang bagay na mahalaga, patuloy na mag-aral at matuto, gawin ang lahat ng makakaya sa piniling propesyon at ipaubaya ang natitira sa Panginoon at manindigan sa katotohanan. Integrity and truth are what we live for in the media industry. Every day, we separate the chaff from the grain. And we walk on a tightrope
of economic, political, social, religious, security, and other information. We battle fake news because the public deserves only accurate, timely, and objective news and information. At GMA, our election campaign is dapat totoo, and we are committed to truth above all else. The same is true in life. If you go with the truth, you can never go wrong. Sa ilalim na Attorney Gozon, naging number one ang GMA Network. When I took the helm of the GMA in 2000, we were a far second among the Philippine TV stations. So I dreamed of making GMA number one and rallied my team to work harder than ever before. The rest is history. Si Atty. Gozon ang kauna-unahang ginawaran ng Doctor of Laws Honoris Causa ng Wesleyan University para sa pribadong sektor. Kasama sa mga naunang nagawaran ng ganitong parangal, sina dating Pangulong Fidel Ramos, Chief Justice Renato Puno, at Bishop Emerito Nakpil. Labis ang papuri sa kanya ng Wesleyan community. Number one, the centrality of Christ in his life. Number two, his legal scholarship. And number three, his business entrepreneurship, which was responsible in the phenomenal rise of GMA Network to become the number one industry leader in broadcast media. So those things are a mixture of hard work, vision, and the willingness to do what is right and open to innovation and creativity. Attorney Gozon is really exemplary. Well, at the age of 83, he has witnessed to a lot of events. The technology boom, the soar in technology, all problems, all developments, he is into it. And he is one of the few at age 80 who has built up and still active in putting up or managing a corporation that he founded. Dumalo sa okasyon ang pamilya ni Atty. Gozon sa pangunguna ng kanyang may bahay na si Teresa, mga anak na si Atty. Annette Gozon Valdez, Atty. Felipe Gozon Jr., at asawa nitong si Atty. Ria, Dr. Marites Gozon Viterbo, at asawa nitong si Atty. Blas Viterbo, kapatid na si Carolina Jimenez, at pamangkin at GMA board member na si Joel Jimenez, kapatid niya si Florencia Tariela, at asawa nitong si Atty. Edgar Tariela. Mga board of directors at officers ng GMA sa pangunguna ni GMA President and COO Gilberto Duhavit Jr., Executive Vice President Felipe Yalong, Dr. Jaime Laya, dating Chief Justice Artemio Panganiban, at dating Chief Justice Renato Puno na trustee ng GMA Kapuso Foundation, at iba pang mga GMA senior executives. Ayon kay Atty. Gozon, labis daw na inspirasyon ang hatid na iginawad na karangalan para magpatuloy sa serbisyong totoong hatid ng GMA Network sa bansa at sa buong mundo. Hindi pala lang tayo naniniwala sa atin, kundi yung mga nanonood din sa ating mga values na sinasabing we are observing. Well, that inspires us to continue because we must be doing something right. Ako si John Punsoy para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang private plane bumagsak sa Iba, Zambales. Anim na sakay nito nakaligtas. Naritong report. Bumagsak ang isang eroplano sa dagat, sakay ang anim na pasahero sa Iba, Zambales. Pagmamay-ari ng isang pribadong kumpanya ang nasabing eroplano. Nakita po kasi ng tao po, nahapang mapapapunod pa ba. Unfortunately, tapos po bumagsak po sa karagatan ng Zambales po.
Agad sinaklolohan ng Zambales Maritime Police Station ang 6 na biktima na kinilalang sina Captain Mel Bidayan, Captain Robin Austria, Captain Aldrich Sagario, Captain James Raymond, Captain John Michel Agdamag, at Captain Vian Luis. Ligtas ang lahat ng biktima na dinala sa President Ramon Magsaysay Provincial Hospital para bigyan ng paunang lunas. Matagumpay namang na-retrieve ang aircraft na nasa kustodiya na ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. For your information, is present po ngayon yung CAAP at nag-iimbestiga po. Yung po ito po mga nakuha sa loob namin, air contact po sa kanila, yung mga personal belongings po ng mga crash. Nagpapatuloy ang investigasyon sa tunay na sanhi ng plane crash. Ako si Joan Punsoy para sa GMA Regional TV. Pulisya, meron ng persons of interest sa tangkang pagpatay kay Infanta Mayor Filipina America. Narito ang report ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Matapos ang halos 3 linggo, inanunsyo ng Philippine National Police na mayroon na silang persons of interest sa tangkang pagpatay kay Infanta Mayor Filipina America. Ayon sa tagapagsalita ng PNP Calabarzon, 4 na tao ito na malaki ang gagampanang papel para makilala ang salarin sa pamamaril sa alkalde. Sa 4 na witnesses na nahagip ng ating PNP at nakuha na ng statement, yung iba doon ay yung close o yung nakadikit sa ating Mayor, kay Mayor America, na nakakaalam dun sa mga activities niya. At ganun din yung iba naman doon ay yung mismong nandun sa lugar na pinangyarihan ng krimen at nakakita dun sa mga suspect. Pebrero 27, binaril si America pagkatapos magsimba sa bayan ng Infanta, sinusuring mabuti ng Special Investigation Task Force America ang lahat ng ebidensya gaya ng CCTV sa lugar at nagsasagawa na rin ng cross-matching examination. Yung mga empty shell at saka yung slug na na-recover dun sa area. Iko-cross-match yun dun sa iba pang mga shooting incident na nangyari within the province at saka ganun din sa malapit dun sa adjacent na provinces. Para lang ma-determine natin kung ito bang mga suspect natin dito sa shooting incident is na-involve na sa mga iba pang shooting incident. Bagamat lumutang ang motibo sa tindig nito sa politika, inaalam pa rin ng PNP ang totoong motibo sa pamamaril. Pwede dun sa kanyang trabaho bilang mayor or dun sa mga policy na kanyang in-implement na baka sakaling may nasagasaan or yung iba pa niyang connection sa iba't ibang activities. So kailangan mas maging turo yung investigation na igagawin natin para ma-identify talaga natin yung motive. Kasi kalimitan, once na set na yung motive, mas madali na nating mahanap yung suspect. Nakalabas na si America ng ospital at nagpapagaling. Kinukuhanan pa ito ng pahayag ng PNP para mas malinawan sa nangyari. Patuloy rin na nakikipag-ugnayan ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, para sa pahayag ng alkalde. Ako si Andrew Bernardo para sa GMA Regional TV. Ethnic ritual ng 7 tribo sa Bukidnon isinagawa sa pagbubukas ng Kaamulan Festival 2022. Ang detalya sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Sa pamamagitan ng pamukalag o ang ethnic ritual sa 7 tribo ng Bukidnon, ito ang hudyat ng pagsisimula ng Kaamulan Festival 2022. Ang pamukalag ay isa sa mga tradisyon ng mga tribo kung saan nag-aalay sila sa mga espiritu, kaya dala-dala ang mga alagang manok at baboy. Inialay ang mga ito ng mga datu at bae mula sa iba't ibang tribo bilang panalangin upang maging matagumpay ang isinasagawang pagtitipon sa probinsya. Ang 7 ka tribo sa atong probinsya sa Bukidnon, maumang gyud ang nagsugod nining atong mga buluhaton ng kulturanhon. O karon, kaya ng atong mga katigulangan, nangawala naman usap sila, nakita na karon ang nagpadayon. Ipinagdiriwang sa probinsya ng Bukidnon ang Kaamulan Festival bilang pagkilala sa kontribusyon ng 7 tribo. Ito ang mga tribong Talaandig, Higaunon, Bukidnon, Umayamnon, Matigsalog, Manobo at Tigwahanon. May virtual at on-site na mga aktibidad ang Kaamulan Festival bilang pagsunod pa din sa health protocols. Para sa virtual activities, mapapanood ito sa Facebook page ng Bukidnon Provincial Tourism. Magtatagal hanggang April 23 ang mga aktibidad ng Kaamulan Festival. Ako, si Cyril Chavez para sa GMA Regional TV.
Mga kapuso, nakahimlay ang labi ng multi-awarded tri-media personality at GMA Regional TV Balitang Bisdak anchor na si Pablito Super Bob Nalzaro sa Our Lady of China Chapel sa Sacred Heart Church sa Barangay Zapatera, Cebu City. Mananatili ang kanyang labi sa lugar hanggang bukas, March 2022. Nakatakda ang kanyang libing sa Lunes, March 21, kung saan isang misang isasagawa pagsapit ng alauna ng hapon sa Sacred Heart Church. Ang aming pakikiramay sa pamilya, kaibigan at mga malalapit kay Super Bob. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Agad na sawi ang isang rider at angkas nitong babae matapos madisgrasya habang binabaybay ang National Highway sa Barangay Linaw at Lipata, bayan ng Minglanilla sa probinsya ng Cebu. Ang mga nasawi ay kinilalang sina Jesus Adolfo Jr. at Jinky Concepcion mula sa bayan ng Aluginsan, Cebu. Sa investigasyon ng mga pulis, napag-alamang papuntang Southern Cebu ang dalawang biktima at nag-overtake sa kanang bahagi ng isang crane truck. Pero bumangga ang gulong ng motorsiklo sa gutter sa gilid ng kalsada, kaya nagresulta ng pagsemplang nila sa kalsada at saktong may dumaan ang isang malaking truck at aksidenteng tumagilid ito at nadaganan ang mga biktima. Pang-hold up sa isang tindahan sa Santo Domingo, Albay, sa pool sa CCTV camera. Mga sospek arestado. Si Veblen Reynas ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, para sa detalye. Arestado ang tatlong katao na nasa likod na nangyaring pang-hold up sa isang convenience store sa Santo Domingo, Albay. Makikita sa CCTV footage na ito ang pagpasok sa tindahan ng dalawang lalaki at sinubukang buksan ang mga drawer para tangayin ang pera. Sa isa pang footage, makikita na nakasalubong ng isa pang suspek ang tindera at bigla itong tinutukan ng dalang armas na sa sobrang takot ay napaupo na lamang sa sahig. Pagkatapos, doon na hinila ng suspek ang tindera patungo sa kaha para kunin ang pera na nasa 4,000 pesos ang halaga. Agad namang nai-report ang insidente sa PNP kaya mabilis na nagsagawa ng operasyon ng Santo Domingo MPS na nagresulta sa pagkakahuli sa isa sa mga suspek na kinilalang si Arnulfo Bandola. Hanggang sa inginuso na din ito ang dalawa pa niyang kasamahan na sina James Cubilla at Chodorico Celso na dati umanong barangay chairman ng barangay Banao, Bacacay, Albay. Na-recover sa mga ito ang mga ginamit sa pang-hold up, kasama ang dalawang motorsiklo, mga damit, homemade shotgun, pellet gun at mga bala. Anong gamit mo? Nabatid na maliban sa insidente ng pang-hold up, sangkot rin ng mga suspek sa mga carnapping incident sa iba pang lugar. Allegedly, sila rin ang mga suspek dito sa mga hold-upan at carnap na nangyayari dito sa munisipyo po ng Santo Domingo at sa mga karating pa pong munisipyo, especially dito sa First District ng Albay po. Samantala, ayon sa isa sa mga suspek, nagawa niya ang naturang krimen dahil sa pagkalulong sa talpakan o isabong. Nakaut ko ang pamilya po dahil sa nalulong po ako sa talpak. Kaya sana po, yung mga naginibong, may dahil ako pamaday sa kanila. Sa ngayon, nananatili na sa kustudiya ng mga otoridad ng mga naturang sospek habang inihahanda na ang kasong isasampa laban sa mga ito. Ako si Veblen Reynes para sa GMA Regional TV. Bangkay ng lalaking ginilitan na tagpuan sa loob ng sementeryo sa Bacolod City. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Lungkot at galit ang nararamdaman ng pamilya Nunez sa brutal na pagpatay sa kanilang kaanak. Miyerkules ng hapon, nang matagpuan sa ibabaw ng nicho sa Granada Public Cemetery ang wala ng buhay na si Darwin Nunez, 22 anyos at residente ng Barangay Estefania, Bacolod City. May laslas ito sa leeg. Maluoy man kamusahon, kabuhay yun na sa magulang kuya. Palangga na siya sa mga tao ni Miss Kemalon. Manguto niyo pa sila din. Gusto siya langit. Kikisakit-sakit, kikatawa sa ginimo niya sa magulang ko. Do, hindi ni Kuya magpati yan. Nadudula na sa kasamon niya mo. Ginadala lang nito ang damon niya po. Mayo pagani nagman sakit na sa kanatang baton namon dayon. Po ini subong nga doon, hindi ka dyan naman mabatong tanan mo.
Ayon sa presya, nakausap nila ang kasama ni Darwin sa sementeryo at sinabi nito na pumunta sila sa nasabing lugar upang magbenta ng marijuana. Nang dumating sa lugar, ay kinuha nila ang pera mula sa buyer para ibigay sa kanilang supplier. Bumalik daw sila bit-bit ang items. Pero sinabi ng buyer na nawala ang wallet nito, kaya nagpasama ito kay Darwin na hanapin sa sementeryo. Narinig na lang umano ng kaibigan na humihingi ng tulong si Darwin. Pero sa halip na tulungan, ay tumakbo ito sa pag-aakala may bible sa operation ng Kaprisan. It's possibly bago lang man siya small time lang na push. Hindi naman naniniwala ang pamilya na nagbebenta ng droga si Darwin. May grupo, grupo lang. Ambisyo na inom lang. Kung gamo man yun siya, wala siya gaduso. Eh kung sa unap lang gaduso, sa tuprano pa na sa nasapuan. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa krimen. Hindi na rin bago sa otoridad na ginagawang drug den ang lugar. Ilang beses na din na nagkaroon ng bible sa operation ng pulisya sa sementeryo. Ako si Adrian Prietos para sa GMA Regional TV. Umani ng mga positibong reaksyon at papuri mula sa netizens ang video na ito ng isang lineman ng Kasureco 2 na patuloy sa kanyang pagtatrabaho sa itaas ng poste ng kuryente sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Kuha ang video na ito sa kahabaan ng Panganiban Drive sa Naga City, Camarines Sur. Ayon kay Riner Bukay ng Kasureco 2, kasalukuyang sinasagawa ang naturang trabaho para sa pag-aayos ng mga poste na apektado ng road widening project ng DPWH. Anya, kinakailangan na kasing mapabilis ang pag-aayos ng mga poste kung kaya't patuloy din sa pagtatrabaho ang kanilang mga lineman kahit nasa gitna man ng mainit na panahon o malakas na pag-ulan. Sa ngayon, nananatili pang palaisipan ang pagkakilanlan ng naturang lineman dahil wala pang umaamin sa grupo ng mga lineman ng Kasureco 2 kung sino sa mga ito ang nakuhanan ng video. Iba't ibang putahe inihain ng mga kababaihan sa Baguio City. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balita Amyanan. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Women's Month, nasa 20 kababaihan ang nagpaligsahan sa Garden to Kitchen Cooking Contest sa Baguio City. Ang mga sangkap, fresh mula sa kanilang bakuran bilang pagsuporta sa isinusulong na urban gardening. Nagsasarapang putahe ang kanilang inihanda. Encouraging them to plant in their backyards, or kung wala naman silang lupa, they can use naman also the bottles or recycled for their urban gardening. Helping also our women to promote and apply their skills in cooking. Nagkaroon din ng open painting exhibition sa lungsod, kung saan tampok ang talento sa sining ng mga residente. Naglalakihang saranggola rin ang bida sa kite flying competition. Makulay at iba-ibang disenyo ang nasilangan. Bahagi lamang ito ng pagdiriwang ng Panabenga Festival 2022. Ako si Ivy Hernando para sa GMA Regional TV. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.